Noong unang panahon ang mga tao sa silangan ay nagpupunta pa sa kanluran upang makipagpalitan ng kalakal. Ang mga katutubo sa silangan ay maraming asukal na naimbak. Ito ang ipinamamalit nila upang makakuha naman ng asin. Sapagkat higit na nangangailangan ng asin ang silangan, ang mga katutubo na ang nagpupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Ang problemang pagpunta sa kabilang dagat ay iniinda ng mga katutubo. May nakapagpayong dapat magpatulong na sila kay Angalo upang mabawasan ang kanilang kapaguran. Isang higanti si Angalo. Nakikita ang mga binti niya kapag nahiga at inilatag ang buong katawan sa karagatan. Kapag tumayo naman ay tuhod lang niya ang pinakamatarik na bundok na lapitan niya. Pero kahit isang dambuhalang higanti, mabait at matulungin siya. Napapayag ng mga tao na ailatag ni Angalo ang mga binti sa karagatan. Nanyulay sa mga binti ng higanti ang mga katutubo upang ihatid ang sako-sakong asukal bilang pamalit ng sako-sako ring asin na kinakailangan. O hayan, tumulay na kayo. Sisikapin kung hindi igalaw ang mga binti ko ng makatulay kayong paron at par ito. Karga sa likod ang mga sako ng asukal, isa-isang tinalunten ng mga katutubo ang mga binti ni Angalo. Maingat na maingat sila, takot silang madulas at malunod sa gitna ng dagat. Matagal-tagal din ang paglalakbay nila. Naiibaba nila ang asukal sa ibayong dagat pero hindi namalaya ng lahat na may ilang sakong nabutas kaya nabudbaran ng asukal ang ilang bahagi ng binti ng higanti. Totoo ang kasabihang kung saan naroon ang asukal, tiyak na patungo doon ang langgam. Sa pagbalik ng mga katutubo ay masasaya na nilang daladala ang inangkat na mga sako ng asin. Kahit pawisan ay natutuwa sila sapagkat makababalik ang bawat isa daladala ang produktong labis na kinakailangan sa kabuhayan. Hindi napansin ng lahat na sa pag-akyat nila sa binti ni Angalo ay kasabay nila ang mapupulang langgam na nakaamoy ng matamis na asukal. Kung maraming katutubo ang nanunulay na pasan-pasan ng mga asin ay marami ring langgam ang gumagapang at handang kumagit sa sinumang mabalingan. Sapagkat lubos na sensitibo ang balat ng higanteng maramdamin, napasigaw ito na ikinagimbal ng mga tao. Ma, may mga langgam na kumakagat sa binti ko. Magkapit-kapit kayo. Nang hindi na matiis ang pangangagat ng mga langgam sa binting may katimisen ay iginalaw ni Angalo ang mga paa na ikinahulog ng libo-libong katutubo kasama ng libo-libo ring sako ng asin. Bagamat na iligtas ni Angalo ang mga katutubo ay lumubog lahat ng asin sa ilalim ng karagatan. Iyan ang dahilan kaya umalat na ang dagat magmula noon. Ito ang alamat na pinagmulan ng kaalatan ng karagatan.